Kuya, matagal pa ba yung ginagawa mo? Late na kasi ako eh. Mga anong oras ka pa bang matatapos dyan? Patingin nga kasi yung ginagawa mo. May problema po yung ano mo. Yung battery mo. Alam ko na po yung problema ng ano mo. Ano? Baka ikaw yung may sira kasi naging ganyan yung tsura. Ba't naging ganyan? Sira po yung battery niyo, madam. Talaga? Sira po, sira po. So kailangan nyo na po magpalit ng gulong. Sira yung battery ko, tapos yung gulong ang papalitan. Paano nangyari yun? Hindi, kasi may epekto yun sa battery. Yung battery kasi natin, madam, may epekto sa gulong yan. Kaya kailangan nyo munang palitan yung battery. Para gumana yung gulong. Yes! Pusin mo na, kuya, kasi malilate na ako eh. Oo nga po. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, mag-usap muna tayo sa presyo kung magkano po ba ang budget nyo. Ang sira po talaga yung battery. Sira din po yung carburetor nyo. Sira din po yung engine brake nyo. Ang dami na masira na sasakyan ko. Ikaw yata may sira, kuya. Hindi po. Chinekto na po. Kanina ko po talaga chinekto yun. Kung alam nyo lang talaga. Kaya nga, ang tagal mo gumawa. Ikaw may sira. Tingnan mo, itsura mo palang mukha ka na may sira. Ang dami naman po sinabi. Para sinasaktan nyo po yung puso ko. Ang sa akin lang po, madam, kung may budget po ba kayo dito para sa sasakyan nyo? Eh, sa totoo lang, kuya, ikaw mo may sira. Kasi kanina, sabi mo, battery lang ang may sira. Tapos ngayon, yung carburetor na, yung gulong na. Sira nga yung battery nyo, kaya nga kailangan yung palitan yung gulong eh. Diba? Kasi connected yan. Ang battery tsaka gulong, connected yan sa kotse, madam. Kaya nga may mga gasgas dito eh. Yun ang epekto, yung gasgas niyan. Nagasgasan yung battery, kaya hindi umaandar yung battery. Ah, okay. Gawa na, pakitapos. Bago pa ako mainis sa'yo, kuya. Okay, madam. Papagawa ko na lang yan sa iba. Magdadown na lang po kayo ng 100,000 sa akin ngayong araw na to. Ang mahal naman. Ang mahal naman ang tingin mo. Kaya bilang ako nilang sa ano yan, sa CASA. Madam, galing po akong CASA. Alam mo ba akong head engineer dun sa CASA, madam? Head engineer ka pa niyan, ha? 50 years na ako nagtatrabaho dun. Ang tagal. Ganyan eh, itsura mo. Opo, madam. Kaya kung meron na ka na pong, ano, magda-down ka na lang po. Wala, wala akong pang-down. Madam, ang tagal nyo, madam. Nilalangaw na po ako dito. Eh, wag niya. Wag niya. Pagawa ko na lang sa kasa. Kung kanina tapos mo, yun na lang ang gagawin mo. Madam, hindi ka naman naawa sa mukha ko. Naawa naman ako sa'yo, kaya lang kasi hindi mo rin naman nagawa ng maayo. Apat na oras kong tinrabaho tong kotse mo. Kaya nga, ang dami ko nakita ng defect. Ang mahal nga. Ang mahal ng singil mo. 100,000, mura lang yun. Alam mo ba yung kahapon? Oh. May nagpaayo sa akin dito kahapon. Oh, ano? Alam mo magkano binayad? Magkano? 1,000,000. Alam mo yung mali yung nagbayad sa inyo, sana bumili na lang siya ng bagong sasakyan. Hindi, bumili na lang kayo ng bago. Oh, hindi, sige. Baka hindi pa yung ano. Ibayaran niyo muna yung ano ko, mahal. Hindi, hindi kita babayaran ng 100,000. Madam, mahal yung charge fee ko. Kung alam niyo lang. Ano? Anong charge fee mo? Mahal po. Bakit ka nagkakaganyan? May sakit na yung mata ko. Apat na oras ba naman akong nagtrabaho dito eh. Linisin mo yung sarili mo. Baka ikaw yung may sira talaga. Ano ba, madam? Ay, hindi, hindi. Pag-usapan na natin yun. Hindi nga kita babayaran. Ang dami mong sinasabi, kuya. Tsaka ang dami po. Kung magkano lang yung, ano, yung halaga ng tinapos mo sa sasakyan ko, yun lang babayaran ko. Wala pa nga natapos eh. Wala natapos. Doon wala kang natapos. Ganyan na naging itsura mo. Wala kang natapos. Kasi madam, medyo ano eh. Medyo critical yung makina eh, ng kotse. Eh, bahala ka dyan. Hindi ko alam ng version yun eh. Hindi ko alam yung version yung sasakyan mo. Ano ba naman yan? Kailan mo lang ba binili to? Matagal na. Matagal mo na palang binili. Paano ako pupunta sa pupuntahan kung wala ka naayos? May naayos ako dyan. Ano? Buhay mo. Bakit buhay ko? Di, joke lang. Di, madam, kasi nga, iniisip ko, kailangan mo muna natin tanggalin yung battery para maayos natin yung kotse mo. Eh, ba't nga hindi mo pa tinatanggal? Kanina mo pa sinasabi. O sige na, tatanggalin ko na yung battery. Dami pong satsat eh. Ikaw yung marami sinasabi eh. Eh, ano naman Hindi ako marunong tatawagin. Bakit ako marunong akong gumawa niyan? Ano ba? O sige na, tatanggalin ko na yung battery. Matagal mong gumawa. Hindi po pala battery yung sira. Ha? Anong sira?
Parang spark plug. Ano pang sira bukod sa iyo? Nakita mo ba yung pass ng mekaniko nito? At paano nila tinanggal yung battery? Hindi ko alam kasi hindi ako nag-check ng paggawa nila. Hindi din po ako marunong magtanggal ng battery, madam. Pwede po po tayo magpautos ng ibang tao para magtanggal ng battery? Para saan pang kinuha kita? Akala ko magaling kang mekaniko. Akala ko ikaw ang head ng mga mekaniko. Madam, masakit yung magsalita. Alam niyo ba asan ako galing kanina? Saan? Sinuot ko na itong buong kotse niyo. Oh. Makita ko lang yung depekto. Tapos? Wala akong mahanap. Wala akong mahanap nung una. Ang dami mong sinabi. Tapos ngayon, hindi pala yun yung sira. Hindi ko nga alam talaga, madam, paano magtanggal ng battery ng kotse. Naku, umalis ka na nga lang dito. Tatawag na lang ako ng ibang mekaniko. Nauubos oras ko sa'yo, kuya.